So, welcome back sa ating live video ngayong gabi. Hindi na natin masyadong natalakay yung kahulugan ng Machiavellianism kanina kasi bumagal yung internet connection. Salamat sa PLDT. Shout out sa PLDT Home Fiber or Fiber Home. Kasi ang ganda ng serbisyo ninyo ngayong gabi. Salamat ha. Wala namang masibabagal pa. Sorry po sa mga nasa PLDT pero joke lang po yan. Pero sana gandahan ninyo naman yung inyong serbisyo ngayon kasi hindi lang ako yung dapat nakikinabang sa magandang internet connection kundi pati yung ibang mga tao. So sa mga nakadata naman dyan, huwag kayong mag-alala, maikli lang yung live na ito. Gusto ko lang talagang linawin yung mga bagay na gusto kong linawin sa aking mga estudyante kung ano yung mga dapat nilang malaman tungkol sa salitang Machiavellian or yung Machiavellianism na tinatawag. So maraming bagay na dapat natin malaman tungkol sa terminong ito. Hindi lang ito dahil kay estudyante tayo, kundi dahil tayo ay mga concerned citizens. So dapat nagsusuri tayo kung ano yung dapat nating natututuhan sa ating paaralan. Kahit sa labas ng paaralan, dapat nagsusuri tayo. So walang ibang paraan kundi ang makinig sa mga talagang eksperto. So hindi naman ako nagsasabi na ako ay isang eksperto sa talakayang ito or sa topic na Machiavellianism. Kundi meron lamang akong mga alam na bagay na talagang pinag-aralan ko sa mga nakalipas na taon. So mamaya si-share ko yung iba pang natutuhan ko sa aking pag-aaral ng political science. So yung Machiavellianism kasi is a political science term. So mas magandang isang political science major or isang political scientist din ang nagdi-discuss nito sa inyo. So sa mga estudyante ko dyan na nanunood, magandang gabi sa inyo. Sana talagang nakaantabay kayo sa aking mga sasabihin. Hindi tayo nagkikita. Pasensya na talaga kasi dahil sa pandemya, no? Hindi tayo talagang nagkikita-kita para maturuan ko kayo ng husto kung ano yung mga dapat nyong matutuhan sa ating mga leksyon. Ako po ay nagtuturo ng economics sa high school at marami rin akong bagay na gustong ituro pa sa aking mga estudyante na labas sa mga topics na nakapaloob sa economics. Hindi ko lang gustong makita yung mga estudyante na nagsusuri, kundi gusto kong ina-apply nila yung kanilang mga natutuhan sa kanilang buhay, hindi lang dahil sila ay tawag dito, may pakialam sa kanilang ginagalawang lipunan, kundi sila ay may magandang pinag-aralan. So maipapakita mo yung isang kagandahan ng pag-aaral kung ikaw mismo ay sinasabuhay mo kung ano yung mga pinag-aralan mo. So, sa mga estudyante ko dyan na nakikinig, ngayon nakikita nyo na ako ng personal siguro. Hindi pala personal. Nasa online pa rin po ako. So, ngayon, sinasabi ko sa inyo mga bata, medyo technical yung mga terminong gagamitin ko dito. Pero, sa mga talagang hindi nakakaintindi ng political science, susubukan kong i-water down or yung i-dilute yung aking mga kaalaman na technical. So, in layman's term, kumbaga. So, sasabihin ko yung mga political science terms in layman's term. So, mas simple, mas magandang tanggapin. Kasi ako, hindi naman ako nagtuturo talaga ng political science. Kahit sa college, hindi pa ako nagturo. Pero maraming mga pagkakataon na nagsasalita ako tungkol sa mga topics patungkol sa subject na political science. So, magandang gabi sa mga taga magnesium, sa mga taga hydrogen, sa mga taga potassium, sa mga taga scandium, sa mga taga copper, ano pa, may nakalimutan siguro ako, sa hydrogen na nasabi ko na, copper, helium, so radium, magandang gabi rin sa mga estudyante ko na nasa mga section ng radium at saka scandium, may nabanggit na ako na copper, diba? So yung iba, mga subject na tinuruan ko dati sa grade 8, sa grade 10, meron din akong tinuruang subject. So, magandang gabi sa inyong lahat. So, ayun, nabanggit ko na yung mga subjects ko, ano? Yung economics. Yung mga section na na-handle ko ngayong taon, yung una-una, yung radium, pangalawa, hydrogen, copper, potassium, helium, scandium, at sa
saka yung magnesium. So ayun, pitong subjects yung na-handle ko ngayong taon. So magandang gabi sa mga estudyante ko. Ngayon nakikita nyo na ako ng harapan siguro. Kung may data kayo or wifi, so maraming salamat sa PLDT pa rin. So sana mabilis-bilis na yun kasi nagpa-plug na ako ano sa sponsor ko. So maraming salamat PLDT sa mabilis na serbisyo ngayong gabi. Tuloy-tuloy na yung live ko kasi mas mabilis na yung aking internet connection. So hindi na natin patatagalin pa. Ano nga ba yung mga bagay na tinalakay natin kanina sa aking introduction? Naputol yung unang parte o unang bahagi ng aking live kasi bumagal bigla yung internet. Hindi ko alam kung sinasabotahe ako ninyo man, pero mas maganda kasi na tinitingnan natin yung mga posibilidad na ito kasi hindi malayong mangyari kasi maraming kontrapartido. So, lumitaw na yung kulay ko nung nakaraang araw. So, nakita nyo, nagsuot ako ng kulay pink. Pero, hindi talaga lubusang sinasabi ng aking damit na ako ay makaleni. Hindi pa. Hindi pa ako talagang decided. Kahit anong kulay naman ng damit ay sinusuot. Mapaitim, mapaputi, blue, pula, yellow. So, nagsusuotin ako ng yellow. Pero, hindi nangangahulugan na yun na ang kulay na dinadala ko. So, isa akong scholar. So, as much as possible daw, dapat neutral ako. Kasi scholar nga, o, lalo na pag political scientist ka o political analyst ka, dapat neutral ka. Yun yung sinasabi ng mga karamihan sa mga scholar. So, dapat wala kang bias. Kasi hindi ka paniniwalaan ng ibang mga kampo kung ikaw ay bias sa una pa lang. So, as much as possible, gusto kong maging neutral pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Kung nakikita kong may mali na, sa mga nakikita ko sa Facebook o sa mga estudyante ko, sinasaway ko sila. Talagang sinasabihan ko sila kung ano yung dapat nilang paniwalaan na tama at hindi masama. Ano po? Kasi hindi porke neutral ka, dapat sa lahat ng pagkakataon neutral ka talaga. So kahit yung mga magagaling na abogado, yung magagaling na mga researchers, mga analysts, sila ay may mga biases din. So, makikita nyo yan sa kanila kung ano yung kanilang motive na tinatawag. Kahit mga researchers, may mga motive yan. May biases yan. Yung mga abogado, syempre may kinakampihan sila kung sino yung kanilang kliyente. Doon sila mas biased. So, hindi lahat ng pagkakataon kailangan mong maging objective o neutral. Kahit ang simbahan sinasabi na hindi kailangan maging neutral kung kasamaan na ang umiiral o yung mga maling bagay na ang umiiral sa ating paligid. So, kanina nabanggit ko yung aking outline. Ulitin ko lang muli, ano? So, mahalagang talakayin natin yung mga bagay na nakapalibot kay Niccolò Machiavelli sa pamamagitan ng mga pangunahing konsepto na dapat nating tinatalakay tungkol sa kanya. Unang-una, yung kanyang pagkatao. Sino nga ba si Niccolò Machiavelli? Kasi mahalagang bagay na tingnan mo yung motibo ng isang tao. Bakit niya sinulat yung mga kanyang sinulat noon? Isang mahalagang factor yung psychological state and development ng isang tao kung bakit niya naisulat yung mga bagay na itinuturing natin na mahalaga para sa kanya. Ano po? So parang nagda-diary itong mga taong ito. So yung mga sinulat nila ngayon ay binabasa na ng maraming tao. So unang-una yung pagkatao ni Niccolò Machiavelli, sino nga ba siya? Pangalawa yung history ni Niccolò Machiavelli. Ano yung history? No, yung kinapaluluuban ng kanyang pamumuhay noong panahon. Kailangan natin siyang i-analisa o i-analyze base sa kanyang kinapaluluuban na history. Anong konteksto ang meron siya noong panahon niya kung bakit niya naisulat yung mga bagay na kanyang naisulat at nasabi niya yung mga bagay na dapat niyang sabihin. So wag nating husgahan agad yung tao dahil lang sa kanyang pagkatao. Meron pang ibang bagay na nakapalibot sa kanya. Yung kanyang history, yung context, yung political, economic, and social context kung saan siya nabubuhay noong panahon niya. Yun ay naka-apekto kung ano yung mga sinulat niya. Pangalawa, yung virtue at fortuna. Ano nga ba yung virtue at yung fortuna na tinatawag? Yun ang mahalagang papel na ginampanan nang nakapalibot sa kay Machiavelli kung bakit niya naisulat yung mga bagay na kanyang naisulat. So, hindi lahat ng bagay ay matutukoy natin na masama kay Machiavelli. Meron ding mabuting nagawa si Machiavelli. Meron siyang mga mabuting naisulat. Pero, in general talaga, sinasabi ng mga tao, ng mga scholar lalo na hindi maganda lahat ng karamihan sa mga naisulat niya, lalo na yung tungkol sa The Prince.
hindi magandang impluwensya yung kanyang naisulat na iyon. Kasi mamaya makikita natin yung application ng The Prince. Hindi lahat ng tao nagustuhan yung mga politiko na gumamit ng Machiavellianism sa kanilang pamumuno. O, pangatlo, ano nga ba ang mga ideya o paniniwala at perspektiba ni Niccolò Machiavelli? Saan ginamit ang mga ideya ni Machiavelli? Isa sa mga pinagamitan ng ideya ni Machiavelli ay yung tinatawag na pragmatism pagdating sa political leadership. Isa pa yung sa realpolitik, yung sa realism na tinatawag. Yan ay isang perspektiba o perspective sa international relations. Ano? Sa international relations. So, may realism pagdating sa international relations. So yan ay gamit na gamit na sistema ng paniniwala sa international relations na nagmula sa mga ideya ni Niccolò Machiavelli. So, may mga bagay pa na pinagmula ng realism. Yung yung sa mga social contract theorist, yun, may mga realism din na matuturing na galing doon sa social contract theorist na yan. Yung real politics naman na tinatawag, ito yung talagang application ng tinatawag nating politiking, pamumulitika, pagiging oportunista. Real politics yung tawag dyan. So, yung application ng pagiging isang tuso para makuha at makonsolidate ang poder or yung power na tinatawag. Ang pangunahing konsepto o pangunahing layunin ng isang politiko sa ilalim ng real politics ay yung mapanatili ang kanyang sarili sa kapangyarihan. Sunod ay yung tinatawag nating simbahan. Ano nga ba ang papel ng simbahan sa pagtuturo ng mga ideya ni Niccolò Machiavelli? Nakita natin na yung simbahan nag-ban ng mga libro. May mga sinunog pa siya ng mga libro noong unang panahon na sa tingin nila ay mga heresiya o heresy, mga talagang against sa Catholic Church. So, lahat ng mga kontra sa Catholic Church, sinunog nila o kaya binan nila. So, may mga libro na naban noong unang panahon, hindi lang yung The Prince ni Niccolò Machiavelli. Sa makabagong panahon, naalala nyo siguro yung kay Dan Brown, yung kanyang librong The Da Vinci Code, naban din yun ng simbahan. So, hindi lahat ng libro ay mababasa natin agad-agad kapag nilabas ito. Kasi minsan may mga otoridad na naniniwala na hindi dapat siya binabasa ng publiko. Sunod, yung morality. Ano nga ba ang papel ng morality sa ating lipunan at sa ating politika? So, kailangan ba yung isang politiko ay naniniwala sa moralidad o hindi? So, mahalagang matutuhan natin yung bagay na yan. Yung pangwalo na. So, Machiavellian leader versus servant leader. So, mahalagang makita natin yung kaibahan ng Machiavellian leader sa isang servant leader. Ano nga ba ang kailangan natin sa bansa natin? Kailangan ba natin ng Machiavellian leader? Kailangan ba natin ng servant leader? O kailangan natin pareho? So, tingnan natin kung ano ang mas mahalaga, yung pagiging Machiavellian o pagiging servant leader. Or pwede ba silang paghaluin? Tingnan natin mamaya. So, susunod ay yung traditional politician, yung trapo na tinatawag. Ano nga ba ang trapo? Bakit natin tinuturing ang isang oportunistang politiko na isang trapo? Paano natin malalaman kapag trapo ang isang politiko? Ano? Kailangan ba nating sabihin na meron siyang mga masamang ginagawa? Kailangan ba nating sabihin na siya ay oportunista talaga o pragmatic lang siya? Practical, kumbaga. So, sa pagiging practical, mas marami sigurong bagay na dapat nating pagtuunan ng pansin. Kasi, nung panahon ni Ramos, halimbawa, tinawag siyang pragmatist. Pragmatic si Ramos sa kanyang pamumuno kasi practical siya. Kung ano yung problema ang kanyang nakikita, binibigyan niya ng solusyon na agaran. So, kung ano yung magandang solusyon na nakita niya, yun agad ang kanyang ina-apply, lalo na nung panahon ng mga brownout, no? So, naging practical siya pagdating nung panahon na yun. So, sa tingin ko, marami pa ang dapat nating matutuhan sa pagiging isang Machiavellian. So, mahalaga po na maituring natin yung isang konsepto na academic o pinag-aaralan. Hindi dapat ito itinuturing na masama o mali. Kasi kailangan natin mamulat yung mga mata natin sa mga bagay-bagay na ito. So sa ngayon, sinasabi ko sa inyo na si Professor Clarita Carlos ay isang profesor sa UB Diliman. Nagsabi siya na mahalagang maging mapagmatsyag tayo
sa mga sinasabi ng mga politiko, kung ano yung kanilang pinaniniwalaan dapat nating sinusuri at tinitingnan. So, ano pa yung susunod sa aking outline? Sunod yung paradigm shifts na tinatawag. Paradigm shifts and historical flow of ideas. So, sa isang paradigm shift, hindi nangangahulugan na iisang ideya lang o umiiral mula nung unang panahon hanggang ngayon. Hindi. Nagpapalit-palit po ang mga ideya. Opo, may mga ideya na namamayagpag sa panahon ito, pero lumilipas ang panahon, nasasapawan siya ng ibang ideya. So nagpapapalit-palit po ang mga ideya. Marahil ngayon ay umiiral yung ganitong klaseng ideya, bukas makalawa, iba na namang ideya ang iiral. Ano po, yan ang nangyari sa ating kasaysayan. So, paano nga ba yung historical flow of ideas? Para ma-picture out nyo yung historical flow of ideas, sinasuggest ko na basahin ninyo yung librong ito. Ito yung Great Political Thinkers ng Ebenstein Siblings. Ano? Ebenstein Siblings, The Great Political Thinkers. So, kung hindi na available yung librong ito sa ano sa ating mga local bookstores, marahil ay nasa online siya. So, magandang basahin yung librong to para sa mga nagnanais na maging political science majors dyan, yung mga gustong maging politiko, yung mga gustong maging leader, mahalaga pong mabasa ninyo itong Great Political Thinkers na ito. So, sa ngayon, titingnan ko muna kung mabagal ba ang aking internet connection. Ano? Marami kasi ang nagsasabi na sobrang bagal talaga ng internet natin. Bakit nga ba PLDT? Shout out sa PLDT. Bakit po napakabagal ng inyong serbisyo ngayong gabi? Hindi lang ba ngayong gabi, kundi parang araw-araw yata, sabi nila. Mabagal talaga ang internet connection. So mamaya, tingnan natin kung magaling yung serbisyo na binibigay. Mabagal talaga ang internet connection. So mamaya, tingnan natin kung magaling yung serbisyo na binibigay talaga. Mas magandang tingnan natin kung bakit nga ba mayroong mga bagay na hindi pumapabor sa atin. May mga bagay naman na pabor sa atin. So, kung hindi ka pabor sa isang ideya, malamang may mga biases ka na o may mga prejudices ka na minimaintain sa sarili mo. Halimbawa, kung isa kang maka-BBM, lahat ng bagay na kumukontra kay BBM, kahit patotoo ito, hindi mo tatanggapin. Kasi nga, maka-BBM ka. Kahit anong sabihin ng iba na totoo, kahit paninira pa yan o totoong bagay, kahit anong sabihin ng iba, hindi ka maniniwala kasi sarado na ang isip mo na maka-BBM ka. Kung makaleni ka naman, ganun din. Kung sarado na ang isip mo na makaleni ka, lahat ng bagay na kumukontra kay Lenny, o kumukontra sa paniniwala ng iba kay Lenny, ay hindi mo paniniwalaan. Yun yung tinatawag na bias. Bias ka sa isang tao lang at sa isang paniniwala lang. Pero kung sinusuri mo lahat ng bagay, kailangan tingnan mo yung mga points of view na tinatawag. Ano yung mga perspectives na tinatawag ng mga tao? Dapat nakikita mo yung kanilang pinaghuhugutan. Ano po? Si Machiavelli, makikita natin na may pinaghuhugutan siya nung sinulat niya yung kanyang mga libro, lalo na yung The Prince. Alamin niyo yung history ni Machiavelli kasi maaawa kayo sa kanya. Sasabihin niyo kulang siya sa pagmamahal. Yun yung masasabi niyo. Pero talagang kulang siya sa pagmamahal para sa akin. Kaya nasulat niya yung ibang mga bagay. Lalo na against siya noon sa simbahang Katoliko. Ayaw niya ng simbahan noon. May mga punto na makikita ko sa mga sinulat niya na isa siyang atheist. Ano, makikita yan sa mga panulat niya na isa siyang atheist. So, hindi siya immoral na tao kasi wala naman siyang mga iskandalo noong panahon niya. Wala siyang mga iskandalo noon. Pero yung bagay na pagkakasulat niya ng The Prince, isang malaking reflection kung ano yung kanyang pagkatao noong unang panahon. Ano po? So, ngayon pa lang, hindi ko huhusgahan si Niccolò Machiavelli. Hindi ko siya huhusgahan. Kundi aanilasahin ko lang kung ano yung mga itinuro niya, kung ano yung mga sinulat niyang mga bagay. So, marami doon sa mga sinabi niya ay naniniwala ako. Kasi nga, siya ay a man of political science. Siya ay father of modern political science. So, kailangan kong maniwala sa kanya kasi isa rin akong political scientist.
So, pang-11, ano ba yung nasa topic natin na pang-11? Yung pagiging amoral versus immoral na leader. So, ano nga ba yung amoral? A as in apple, amoral versus immoral, which is I am moral, immoral or immoral. Iba yung amoral sa immoral. Okay? So, mamaya titingnan natin yung pagkakaiba ng amoral sa immoral. So, lampasan muna natin yan. Ano? So, isa pang topic na tatalakay natin yung tungkol sa Machiavellianism as the root of dictatorship, despotism, and authoritarianism. So, dito nag-uugat sa mga ideya ni Machiavelli yung pagiging diktador. Marami sa mga diktador sa kasaysayan ay naniwala kay Machiavelli. Bumili pa sila ng libro ni Machiavelli na The Prince, yung The Prince talaga, binabasa nila. So, yung mga halimbawa ng mga leader na ito, si Marcos, si Hitler, si Stalin ng Russia, yan yung mga leader na naniwala kay Machiavelli. Kaya ginamit din nila sa kanilang pamumuno. So yung authoritarianism, yung dictatorship, yung despotism, yan yung mga estilo ng leadership na kinamumuhian sa nagiging diktador yung isang tao. Lahat ng kanyang gustong mangyari, yun ang nasusunod. Hindi pwede kasi demokrasya tayo. Hindi po pwedeng magkaroon tayo uli ng panibagong diktador sa ating bansa kasi nasa demokratikong bansa na tayo. Okay? Hindi dapat o walang puwang sa isang bansang demokrasya ang mga diktador na leader. Salamat po. So, the end justifies the means. So, what does it mean to say the end justifies the means? Ano nga bang ibig sabihin ng end na tinatawag dito? Ano yung goal? Yung end na tinutukoy dito. At bakit justify ang ginamit? Ano ang konteksto ng paggamit ng salitang justify? Then, yung means na tinatawag, ano ba ang mga paraan o kaparaanan na ginagamit ng mga politiko o Machiavellian politicians para masabi nilang tinutukoy nila o ginagawa nila yung ano yung dapat nilang gawin base sa kanilang goal, ano? Tingnan natin kung bakit nga ba gusto nilang manatili sa pwesto. So yun yung unang-unang goal ng isang Machiavellian politician, yung manatili siya sa pwesto. So pang 14, application in history. Ano nga ba ang mga application in history ng Machiavellianism? Paano siya na-apply ng mga leader sa ating kasaysayan? Sino ang gumamit ng Machiavellianism sa kasaysayan? May ideya na kayo siguro. Marami sa kanila mga diktador. Kahit si Lee Kuan Yew na isang diktador sa Singapore, gumamit ng Machiavellianism, pero nagamit niya ito sa magandang paraan. Yun siguro yung sinasabi ni Professor Clarita Carlos na good side or positive side of Machiavellianism. Pero para sa akin, wala pong good or bad Machiavellian. There is only one Machiavellian. Si Machiavelli ay hindi siya nagsabi na merong good and bad leader. Meron lamang isang amoral leader, isang Machiavellian leader. Hindi pwedeng sabihin masama ka, hindi pwedeng sabihin mabuti ka, hindi pwedeng sabihin tawag dito good or bad yung leader na yan kasi walang makakapaghusga sa kanya, depende lang dun sa kanyang ginagawa. Huhusgahan yung ginawa ng isang leader base sa kanyang ginawa, kung masama ba ito o mabuti, hindi yung mismong leader na yon. Okay? Kung tama ba yung leader, yun yung tatalakayan natin. Kung tama ba yung ginawa niya o mali yung ginawa niya. Yun yung panghusga na dapat tingnan ng isang tumutukoy o sumusuri sa pagiging Machiavellian ng isang politiko. So yung last part ay yung conclusion. Ano? Ano ang mga dapat nating paniwalaan pagdating kay Machiavelli? So ngayon pa lang ay sinasabi ko sa inyo, huwag kayong basta-bastang magbabasa ng walang gabay ng nakatatanda sa inyo. Dahil nakaka-brainwash ang mga ideya ni Niccolò Machiavelli. Mahirap sabihin pero minsan may mga naging demonyo dahil sa mga ideya ni Machiavelli. Dahil wala silang gabay. Talagang mahirap sabihin na naniniwala ka sa isang tao na talagang masama naman talaga sa una pa lang yung mga sinasabi. Ano? So, mahirap pong mag-isa na magbasa ng mga libro ni Machiavelli nang walang gabay. So, mag-ingat sa pag-Google search, mag-ingat sa pagbabasa ng kanyang mga libro, lalo na yung aklat na The Prince.
So, ngayon ay titingnan natin yung mga ideya ni Machiavelli. Hindi, yung history muna pala kung bakit ganun ang nangyari kay Machiavelli. Bakit ganun siya mag-isip? So, sa ating libro na Great Political Thinkers, ito nga, no? So, pinopromote ko pa rin yung libro na ito, nabasahin ninyo, yung Great Political Thinkers. So, sa history, si Machiavelli ay nakalagay sa nasa 16th century siya. So, nasa 1500s itong kanyang paniniwala. So, unang-una sa librong ito, yung paniniwala ni Socrates. Siyempre, sa pamamagitan ni Plato. So, namayagpag yung mga ideya ni Socrates. So, yun yung unang-unang tinalakay sa libro. Yung mga ideya ni Socrates. Sumunod yung mga ideya ni Plato. So, mga Greek philosophers yung mga yan. Sumunod yung ideya ni Aristotle. Si Plato ay estudyante ni Socrates. Si Aristotle naman ay estudyante ni Plato. So, may mga ideya na magkakaugnay pagdating sa kanila. So, sumunod si Polybius, si Cicero, yung pagiging Stoic and Epicurean sa panahon ni na hindi na niya Cicero, kundi yung panahon ng mga Griego ito. So, Stoicism, sumunod kay Cicero, so, yung Epicureanism. Then, yung Judeo-Christian background naman. So, panahon na yan ng mga Kristiyano. Yung pangunguna yan ni St. Augustine. So, sa St. Augustine, yung namuno sa simbahang Katoliko sa pagsulat ng mga ideya ng Kristiyanismo. Sumunod yung iba pang philosophers. Si Thomas Aquinas, kasama dyan. Si John of Salisbury, kung di ako nagkakamali. Si Dante, kasama din. Marsilio of Padua. Sumunod kay Padua, yun na si Machiavelli. So, nasa konteksto pa rin siya ng Christianism, ano? So, nasa Dark Ages ito. So, yung history ni Machiavelli, makikita nyo, nasa Dark Ages, ha? So, bumaba yung moral ng simbahang Katoliko nung mga panahong ito. Maraming kumontra sa simbahang Katoliko nung panahon ni Machiavelli. Kaya, hindi natin masisisi si Machiavelli kung bakit nagsulat siya ng mga bagay na against din sa simbahang Katoliko. So, sumunod kay Machiavelli yung Protestant Reformation. Nagkaroon ng Protestant Revolution dahil sa mga ideya na rin ni Machiavelli. So, kinontra ng mga Protestante ang mga paring Katoliko dahil sa mga ideya ni Machiavelli. Pero later on, kahit ang mga Protestante, kinontra na rin si Machiavelli. So, binan na rin ng mga Protestante si Niccolò Machiavelli. Sa panahon ng Protestant Reformation, nandyan si Calvin, si Stephen Junius Brutus. Ayun, so, yun yung mga pangunahing pilosopo na nanguna sa Protestant Revolution. So, sa panahon ng Protestant Revolution, may mga philosophers din na nagsabi na kahit yung Kristyanismo ay dapat manatili. Ano? So, sumunod sa Kristyanismo yung mga pananaw ni John Budan. Budan or B-O-D-I-N. Budan ang pagbasa niyan. So, John Budan, who was a French citizen. So, yun yung mga sumunod na namayagpag na ideya. Sumunod kay John Budan si Thomas Hobbes, yung kanyang ideya sa Leviathan na libro. Sunod si John Locke, sunod si Montesquieu, at sumunod na dyan si Rousseau. Si Jean-Jacques Rousseau. So, yun yung mga tinatawag na social contract theorists. So, yung mga social contract theorists, sila yung nagpaliwanag kung ano yung nature of man, yung human nature. At kung bakit nabuo yung isang gobyerno. Sila yung nagpanukala kung bakit nabuo ang isang gobyerno. So, sumunod sa kanila si Kant, then si Smith, si Adam Smith, si Burke, sumunod din, si Bentham, ito mga philosophers na ito, mga economic philosophers. So, makikita natin na lumalakas na yung ekonomiya, hindi yung ekonomiya, yung pag-iisip na maka-ekonomiya pagdating dito sa mga philosophers na ito, kay Kant, kay Smith, kay Burke, kay Bentham, ano? So the dilemma of democracy, liberty and equality pagdating sa panahon naman ni Tocqueville at ni Mill. So si John Stuart Mill pumasok na diyan. So na consider na
yung pagiging isang demokrasya ng isang bansa. Ano nga ba yung liberty and equality na tinatawag sa panahon na yan? So, nag-iiba-iba yung paniniwala. Kung noong unang panahon ay tinutukoy na authoritarian yung mga tao, yung mga leader, dito bumabalik tayo doon sa Greek philosophy ng democracy. So, natatabunan, nasasapawan, then bumabalik at saka namamayagpag uli. So, ganyan ang paradigm shifts na tinatawag. Ano? So, sumunod sa kanila yung si Hegel, yung philosophy of law. So, sumunod na kay sa analysis ng history ni Hegel yung revolutionary communism. So, dito na papasok si Karl Marx. So, magandang itopic sa susunod na live si Karl Marx. Ano? Baka ma-red tag na naman ako, sabihin komunista ako. So, maganda yung mga ideya minsan ni Karl Marx. Kung hindi mo siya i-red tag, kung hindi mo siya ikokonekta sa mga NPA, kung hindi mo siya ikokonekta sa mga komunista lahat. So, yung mga masasamang nangyari sa komunismo, siguro maling aplikasyon lang yun ng mga ideya ni Karl Marx. Pero maganda yung mga ideya ni Karl Marx. So, si later, siguro yun yung susunod nating tatalakayin. Susunod, si Engels naman, pati si Lenin yun, about communism yun. So, the limits of reason. So, dito na papasok si Nietzsche. Si Mussolini papasok na rin dito. Si Simon Freud papasok na rin dito. Si Freud at saka yung mga Freudian ideas niya. So, si Gandhi papasok na rin dito sa mga later part na ito ng ating history o ng kasaysayan. Si John Maynard Keynes papasok na rin. Si Myrdal. Then si Hayek papasok na rin. Contemporary na ito. Then si John Rawls. So, papasok si John Rawls sa contemporary period na tumalakay sa A Theory of Justice. So, yun yung pagkakasunod-sunod ng flow of ideas sa libro na Great Political Thinkers. So, mahalagang makita yung flow of ideas ng mga taong ito na nanguna sa ating paniniwala na political at philosophical. So, doon tayo kay Machiavelli. Ano nga ba ang history ni Niccolò Machiavelli? Bakit siya nagsulat ng mga bagay na kanyang sinulat? So, konti na lang ang nanonood. Okay lang, hindi mahalaga kung sino yung nanonood ng live. Mahalaga na kapag na-save yung video na ito, yung recording ang pinapanood kasi mas mabilis at mas malinaw yung recording kaysa dito sa live kasi minsan nawawala yung reception natin dahil sa mahinang internet connection. So, hinahanap ko pa yung page kung saan si Niccolò Machiavelli. Nasa page 300 plus. Okay? Nasa page 300 plus. Si Niccolò Machiavelli, okay? Chapter 14, Niccolò Machiavelli. So, ganito yung matatalakay natin. Nasa 16th century siya, 1500s. Ayon sa libro na Great Political Thinkers. 16th through 18th century. So, nagsimula sa 16th century, Niccolò Machiavelli. So, only in 5th century Athens has the world seen the dazzling artistic brilliance and intellectual vitality that characterized the Renaissance. So, panahon ito ng Renaissance, yung tinatawag na intellectual revolution, yung enlightenment din na tinatawag. So, alongside ito sa Renaissance, nasuri ng isang tao yung kanyang sarili. So, the dawn of man himself. So, the rebirth and rediscovery of antiquity were both cause and effect. So, ayun, panahon ito ng Renaissance. Yung pagiging humanist ng mga filosofo yung namamayagpag sa panahon ito. Ganun din yung pagiging realistic. Hindi yung idealism ni na Plato at nung mga Catholic thinkers. Kasi marami sa kanila idealistic. Sina Plato, yung mga Greek philosophers, sina Augustine, sina Thomas Aquinas, mga idealistic sila.
pagpasok ni Machiavelli, naging realistic na yung pinag-uusapan. Yung realism dapat ang pinag-uusapan. So, maraming bagay ang nakapaloob sa ideya ni Machiavelli. So, tingnan natin kung ano yung history. So, Discovery of Man, yun yung nababasa ko dito sa Great Political Thinkers. So, mahalaga na makita ng tao kung sino siya. So, man as the center of the universe. So, the Renaissance goes beyond the moral selfhood of Stoicism, the spiritual uniqueness of Christianity, the aesthetic individuality of the ancient Greeks, and views man in his totality, in his flesh and blood, as well as in his mind and spirit. Man in relation to himself, to society, to the world. So, displacing God, man becomes the center of the universe. So, the values of this new solar system are inevitably different from those of the God-centered universe. So, man is the center of the universe sa panahon ni Machiavelli. Kaya sinuri niya yung mga tao, yung mga leader sa point of view ng humanism, from the point of view of man himself. So, yun yung pinagmumulan ni Machiavelli. Ano po? So, ayun, isa pang bagay na nakaapekto sa pag-iisip ni Machiavelli, yung panahon ng mga awayan ng mga leader sa Italy. So, gusto niyang makonsolidate yung power ng mga prinsipe noon sa Italy, at sa lalo na sa Florence, ano, kung saan siya nakatira. Gusto niya na magkaisa yung mga prince, yung mga prinsipe, at makonsolidate yung power. Hindi yung agad-agad silang mawawala sa poder. Gusto niyang manatili sa pwesto yung mga tinutukoy niya na mga leader na gusto niyang paglingkuran. Kasi isa siyang government employee. Gusto niya ring manatili bilang empleyado ng gobyerno. So in a way, dahil sinulat niya yung The Prince na aklat, in a way, sinasabing gusto niyang sumipsit doon sa bagong mga leader na namuno sa Florence. Kasi napaalis yung dating gobyerno sa Florence. So, natanggalan din ng pwesto si Machiavelli sa gobyerno. So ngayon, ang ginawa niya, sinulat niya yung The Prince para i-dedicate sa bagong upong leader o gobyerno ng Florence. Gusto niyang makabalik sa pwesto. Yun yung kanyang pangunahing goal, kaya sinulat niya yung The Prince. Ano? Sumipsip siya doon sa kanyang mga bagong amo at pinuno. Pero ang nangyari, hindi siya pinaniwalaan. Ano? Ang nangyari pa, pinaimbestigahan siya at saka tinorture siya. Yun yung nangyari. So, ang nangyari, nag-retire siya sa kanyang sariling bahay, nag-exile siya doon, siya nagsulat ng iba pang mga libro na gusto niyang isulat. Ano? May mga iba pang libro si Machiavelli, tulad ng Discourses on Livy. Ano? Discourses on Livy, maganda rin yung basahin. Marami pang iba na libro si Machiavelli. Yung The Art of War, isa rin yun. So, magandang mabasa nyo rin yun kung gusto nyong magbasa tungkol kay Niccolò Machiavelli. So, as a father of political science, hindi basta-basta si Machiavelli. Talagang tumatak yung kanyang mga ideya. Yun. Ano? So, yung The Prince ay tumatalakay sa mga ideya ng isang manunulat na nawalan ng trabaho. Gusto niyang makabalik sa pwesto. Kaya gusto niyang sumipsip doon sa mga bagong leader na nasa bagong gobyerno. Yun yung talagang nangyari noon. So, si Medici, yung mga Medici yung naging bagong leader ng Florence noon, gusto niyang magtrabaho sa kanila. So, yung the books, the first 10 books of Titus Livius, yun din, isa sa mga libro na sinulat ni Machiavelli. So, pero mas kilala yung The Prince. So, yun yung kailangan nyo talagang basahin kung gusto nyong matutuhan yung mga ideya ni Niccolò Machiavelli. Kasi mas direct to the point yung The Prince niya. Ano? So, ano pa yung mga dapat nating alamin tungkol kay Niccolò Machiavelli? So, yung history na talakay na natin ng pahapyaw, okay na yun. Ano nga ba ang virtue at fortuna? So, virtue ay virtue. So, yung fortuna, yun yung umiiral na kalakaran. So, hindi mo yan malalabanan kung wala kang virtue or virtue. So, sa fortuna, so malamang familiar kayo dun sa fortune na tinatawag. So, yung umiiral na
mga kalakaran, mga sistema sa lipunan. Yan yung fortune o fortuna. So, kailangan may virtue ka para malabanan yung mga dapat mong labanan sa loob ng fortuna na tinatawag. So, kailangan mo maging virtuous, maging manly. So, yan yung pinagmumula ni Machiavelli sa kanyang philosophy. Ano? And then, tingnan natin yung pagiging tawag dito, politiko ni Machiavelli. So, isa siyang politiko rin. So, kailangan niyang sabihin sa kanyang mga sinulat na dapat manatili sa pwesto yung isang leader. Makonsolidate niya yung power, yung political power. So, in the actions of rulers, the end justifies the means. Kahit anong paraan para mapanatili mo yung sarili mo sa pwesto ay gagawin mo kahit mga immoral, illegal, at kriminal na pamamaraan. Yun yung sinasabi niya. So, hindi rin mahalaga na ikaw ay mabuting leader, ikaw ay minamahal na leader, kundi dapat kinatatakutan ka. Yun yung sinasabi niya. So, mas mahalagang katakutan kaysa mahalin ng tao. Then, kailangan din may ugali ka ng leon at ugali ng isang fox. Ano? Malakas yung leon. Yung fox naman ay matalino o wais. Ano? Dapat pareho yun. Wais ka at malakas na leader. So, umiikot dun sa konsepto ng virtue at fortuna na tinatawag yung kanyang paniniwala. Yung libro naman na The Art of War, maganda rin basahin kasi ginagamit ito ngayon sa business, ano? Yung Art of War. Pero careful lang, kung gusto mong maging mabuting leader, huwag mong i-apply lahat ng sinasabi sa mga libro ni Niccolò Machiavelli. So, later, siguro na post ko naman yung komentaryo ng Ebenstein Brothers doon sa katauhan ni Machiavelli sa aking Facebook account. Yun na lang yung tingnan nyo, yung komentaryo ng Ebenstein siblings. So, mas magandang basahin kaysa sabihin ko sa inyo kasi mas ma-appreciate nyo kung binabasa ninyo. Sunod yung ideas and thoughts and perspectives ni Machiavelli. Nasabi ko na yung iba kanina, sorry. Nabanggit ko na yung iba kanina so sa kanyang mga paniniwala. So, dito na tayo sa real politics and politicking. So, pagiging politiko. Ano nga ba ang politicking? Pamumulitika. Yan yung pangunahing konsepto na makukuha mo sa sinulat ni Machiavelli na The Prince. Yung real politics, yung realism, pagiging realist. Hindi ka idealistic na tao, kundi realist ka dapat, sabi ni Niccolò Machiavelli. So later, mas maliliwanagan kayo sa politicking at real politics na yan pag nag-post na naman ako ng sunod-sunod sa aking Facebook account. Yung Catholic Church, ano ang papel ng Catholic Church sa pagtuturo ng mga aral ni Niccolò Machiavelli? So sinasabi na ang simbahan nag-ban o kulang na lang ipasunog niya yung mga libro ni Niccolò Machiavelli. Kasi yung mga leader, hindi maganda yung kanilang application ng mga ideya ni Niccolò Machiavelli. Katulad ni Hitler, ni Stalin, marami silang pinatay. Kaya ayaw ng Catholic Church nung kanyang mga ideya. Ano? Kasi ginamit sa kasamaan. So gusto ng simbahan, maganda yung pamumuno. Dapat tapat, matino, mahusay. Yun yung sinasabi ng simbahan. So sinasabi ko, may tatlong C ako, 3C. Kung yung iba may 3G, guns, goons, and gold, ako may 3C. Charisma, character, and competence. So sabi ko, hindi sapat na magaling ka lang na politiko, dapat may charisma ka rin, may charm. So iboboto ka ng tao kapag may appeal ka sa kanila. Ano? Yan yun. Yun yung charisma na tinatawag. Kung politiko ka, dapat i-improve mo yung personality mo. Okay? Personality improvement ang kailangan. So maging ma-appeal ka sa tao, may charisma ka dapat. Hindi sapat na magaling ka lang o magaling ka mambudol. Yung isa pa, yung character. Of course, kailangan yung character mo. Kung masama ka, masama ka. Kung mabuti ka, mabuti ka. Consistent ka dapat. Hindi yung plastic ka na leader. Ano? Dapat consistent yung character mo. Yung sunod, yung competence. So, sabi ko nga, dapat mahusay ka rin. So, may competence ka. Lahat ng ginawa mo noon, ibinibida mo dapat. Kasi may mga nagawa kang achievement sa buhay bilang politiko o leader. Yun yung bumubuo sa yung competence para mamuno.
So, ano pa yung dapat nating talakayin kanina? Sinabi ko, morality. So, mahalaga ang morality sa ating lipunan. Siguro nagbabasa naman kayo ng Philippine Constitution. Mas mahalaga po ang Philippine Constitution kaysa sa mga ideya ni Niccolò Machiavelli. Nakapaloob sa Constitution yung Bill of Rights ng mga tao, mas mahalaga ang demokrasya, mas mahalaga ang freedom of expression, mas mahalaga ang freedom of speech ng tao kaysa yung sasakalin tayo sa dictatorship. Hindi pwedeng maging diktador yung mga leader natin dito sa Pilipinas kasi nasa demokratikong bansa tayo. Hindi dapat diktador ang namumuno sa atin kasi demokratiko tayong bansa. Okay? So mahalaga po na matuto tayo ng moralidad na tinatawag. Hindi sapat na wais ka lang o oportunista ka lang na politiko, kundi dapat may moralidad ka rin. May moral ascendancy na tinatawag. So, alam mo yun, yung sinabi ni MDS, Miriam Defensor Santiago, sabi niya, dapat may moral excellence ka, may academic excellence ka na tinatawag. So, isa pa, may isa pa siya na sinabi na excellence. Yung academic, moral, at saka yung, nakalimutan ko yung isa. Sorry kasi, minsan tumatanda na rin tayo. Basta tatlong excellence yung sinabi ni MDS. Yung traditional, ayun, nalaktawan ko, yung pagiging Machiavellian leader versus servant leader. Siyempre, kung tutukuyin mo yung pagiging servant leader, sino ba ang maiisip mo agad-agad? Servant leader. Sa history, siyempre si Jesus Christ. Isa siyang servant leader. Okay? Hindi lang siya basta nagpasunod, kundi nagsisilbi rin siya. Gumagamot siya ng mga tao. Nagtuturo siya ng mga ideya at mga paniniwala sa mga tao. So, pagiging servant yun. Lalo na yung panggagamot sa mga tao. Ano? So, dapat sa isang leader, servant leader ka. Hindi ka lang basta Machiavellian. So, dito na natin i-consider, ano nga ba ang sinasabi ni Professor Clarita Carlos na Machiavellian leader? Para sa akin po, walang good or bad Machiavellian. Meron lang Machiavellian. Yun lang yun. Kasi si Niccolò Machiavelli, hindi siya concerned kung ano yung kasamaan o kabutihan ng isang leader. Ang mahalaga't nasa tama ba o mali ba yung kanyang ginagawa. Yun yun. So, pagiging amoral yun. So, hindi immoral, kundi amoral. Wala kang konsiderasyon sa moralidad. Yun yung sinasabi ni Niccolò Machiavelli. So, hiwalay dapat ang moralidad sa politicking o sa real politic. So, dito pumapasok yung separation of church and state na tinatawag. Dapat hiwalay yung simbahan o yung moralidad sa politika o sa gobyerno. Yung politika kasi at sa kagobyerno, pinaiiral yan ng tinatawag na secularism. So, hindi naman sa sinasabi na pagiging immoral dapat sa politika, kundi wala ka dapat konsiderasyon sa morality lang. May iba pang factor na dapat i-consider. So, yung servant leader versus Machiavellian leader, sino ang mas maganda? Yung Machiavellian o yung servant leader? Mas pipiliin ko po ang servant leader kaysa sa isang Machiavellian leader. Kasi may history na tayo ng Machiavellian leader, si Marcos. Si Marcos Sr., isa siyang Machiavellian leader. Anong nangyari? Naging diktador siya. Ano? Despot, authoritarian leader. So, ang isang servant leader dapat nagsiservisyo sa publiko, sa tao. Yun yung dapat nating tingnan sa isang kandidato o politiko. Hindi yung magpapayaman sa sarili. Sunod, yung traditional politician na tinatawag o trapo. So, idinidikit ko po siya sa terminong Machiavellian. Kasi ang pagiging Machiavellian ay pagiging trapo sa local dialect natin o sa local language natin. Yung isang trapo kasi, lahat ng oportunidad ay kukunin niya para lang makalamang sa kanyang kapwa. Para lang manatili siya sa pwesto. Yung isang trapo, ganun, di ba? Nananatili siya sa pwesto kasi lahat ng paraan na gusto niyang mangyari, yun yung ginagamit niya para manatili siya sa puder, manatili siya sa pwesto. Yun yung trapo. Yun din yung Machiavellian na politiko. Kahit anong paraan na gusto mong gamitin, basta manatili ka sa pwesto, gagawin mo. Ganyan si Gloria noon. Si Gloria Macapagal Arroyo. Kaya tumagal siya sa pwesto. Lumagpas siya ng 6 na taon, di ba? 6 na taon siya. So, tumagal siya sa pwesto. So, in a way, naging
Machiavellian din siya. So, hindi ako talagang, hindi ako na napabilib ni Gloria Macapagal Arroyo. Kasi Machiavellian din siya. Sino pang isang Machiavellian? Si Duterte. Si President Rodrigo Duterte, isa rin siyang Machiavellian leader. So, hindi lahat ng bagay na ginawa ni President Duterte ay maganda sa paningin ng iba. Ano? Ginamit niya rin yung mga ideya ni Niccolò Machiavelli. Kahit hindi natin siya tanungin, kahit i-deny niya na hindi siya Machiavellian, lumalabas sa kanyang mga naging desisyon nung una na isa siyang Machiavellian leader. Naging practical siya, pero hindi siya naging wise masyado. Naging cruel siya pagdating sa ibang bagay. Yun yung inaiwasan dapat ng isang Machiavellian leader, yung pagiging cruel sa mga tao. Ano po? Kasi matatanggal ka sa pwesto kapag naging cruel ka sa mga tao. So in a way, hindi mo mapapanatili yung sarili mo sa pwesto. Dapat as much as possible, sabi ni Niccolò Machiavelli, ipamper mo yung tao. Palabasin mo na mabuti kang leader, kahit hindi naman talaga. Ano? So plastic nga. Plastic talaga, ano? Palabasin mo na mabuti ka kahit hindi naman talaga, as long as kaya mong manatili ka sa pwesto. So, diretso tayo doon sa iba pang ideya. Yun, yung tinatawag na traditional politician, tapos na. Yun sa paradigm shifts na tinatawag. Sa paradigm shifts na nabanggit ko na kanina, na sa libro na Great Political Thinkers, lumalabas na nag-iiba-iba yung mga ideya ng mga tao sa paglipas ng panahon. Ano? May paradigm shifts na tinatawag. Then, sumunod yung amoral versus immoral leaders. Yung pagiging amoral ay wala kang konsiderasyon kung tama o mali yung ginagawa mo. So, yan ay nag-a-apply sa gobyerno na sinasabi ni Niccolò Machiavelli. Hindi ka dapat tumitingin sa moralidad lang. Titingnan mo rin yung iba pang mga bagay. Ano? So, yung immoral naman, yun yung masama. Immoral ka. Ginagawa mo yung mga illegal, ginagawa mo yung mga kriminal na mga gawain para lang manatili ka sa pwesto. Yun yung masama pagdating sa ilang ideya ni Niccolò Machiavelli. Lalo na yung application niya sa history, sa mga leader na nakita natin sa history. Sunod, yung Machiavellianism as the root of dictatorship, despotism, or authoritarianism. So, dito nag-uugat sa mga ideya ni Niccolò Machiavelli ang pagiging diktador. Kasi yung mga diktador mismo, nagbasa sila ng libro ni Niccolò Machiavelli, ginamit nila yung mga ideya ni Niccolò Machiavelli. Kaya sinasabi ko na ito yung dahilan kung bakit mayroong diktadorya, mayroong despotism, mayroong authoritarianism. Mismo si Stalin, may libro ni Niccolò Machiavelli na The Prince. Kahit si Adolf Hitler, meron siyang, si Adolf Hitler, may libro mismo siya ni Niccolò Machiavelli na The Prince. Nasa tabi raw yan ng higaan niya noon. Si Marcos, meron din siyang libro ni Niccolò Machiavelli na The Prince. Sinabi mismo ng mga scholar na si Marcos ay isang Machiavellian na politiko. So, no wonder naging diktador nga talaga siya. So, may iba pang diktador sa history na makikita nyo gumamit ng mga ideya ni Niccolò Machiavelli. So, ang nangyari, marami silang pinatay, nagpayaman sila sa pwesto. Yun yung nangyari. Napanatili nga nila yung sarili na sa pwesto, pero marami naman silang naagrabyado. Maganda yung ginawa nila as far as Niccolò Machiavelli is concerned kasi napanatili nila yung sarili nila sa pwesto pero masama naman yung epekto sa kanilang mga nasasakupan. Sunod, yung the end justifies the means. Sinasabi ko po, not everybody is entitled to invoke the phrase the end justifies the means. Hindi po lahat dapat ginagamit ito. It only applied originally to the prince of Niccolò Machiavelli. Nag-apply lang po ito sa mga leader na tinukoy ni Niccolò Machiavelli. Hindi po lahat dapat sinasabing the end justifies the means. No, the end does not justify the means all the time. The end does not justify the means all the time. Inuulit ko yan. Nag-a-apply lang ito sa mga leader, sa mga politiko, lalo na sa mga diktador. Sunod, application in history, yun, nabanggit ko na rin kanina, merong mga leader na gumamit ng mga ideya ni Niccolò Machiavelli at sa paglipas ng panahon, sinasabi ng mga scholar na naging masama yung application ng mga ideya ni Niccolò Machiavelli. So, hindi naging maganda ang application nila ng mga ideya ni Niccolò Machiavelli.
mga scholar na mismo ang nagsasabi niyan. So sa huli, sasabihin ko, sinasabi ni Ebenstein at Ebenstein na may mga mali sa paniniwala ni Machiavelli. Hindi consistent yung kanyang mga idea. May mga tawag dito, may mga magkakatunggali na mga ideya mismo sa loob ng mga libro ni Niccolò Machiavelli. So halimbawa, sabi ni Niccolò Machiavelli, yung demokrasya daw ay magiging anarchy. Hindi naman nangyari kasi sa maraming demokrasya, mas nag-flourish yung mga societies na demokratiko. Ano, hindi naman sila naging anarchy lagi. At isa pa, yung tungkol sa pagiging ruthless o mahilig magmanipulang leader, hindi sa lahat ng pagkakataon tama si Machiavelli doon kasi mas malala pa yung nangyari sa kasaysayan. Yung Holocaust, yung application ng mga paniniwala ni Machiavelli, ang daming namatay nung Holocaust sa Germany. Hindi lang sa Germany, sa ibang bahagi pa ng Europe. Maraming mga Hudyo ang pinatay ni Adolf Hitler. So, doon sa puntong yun, siguro tama si Niccolò Machiavelli na yun yung mangyayari kapag ganito yung paggamit ng mga leader ng kanilang puder para lang mapanatili yung sarili sa pwesto. Napakasama ng pwedeng mangyari. Doon siya tama. Pero yung part na konti lang yung mga krimen na pwede nilang gawin, hindi. Napakalawak ng nangyari sa kasaysayan kung saan maraming tao ang namatay dahil lamang sa aplikasyon ng mga paniniwala ni Niccolò Machiavelli. So, the 20th century in particular has witnessed crimes of mass murder and genocide on a scale of which even Machiavelli, with all his interest in necessary, skillful, even elegant crimes, could never have dreamed. Our age is not one of facile optimism, and a balance will have to be struck between Machiavelli's pessimism about human nature and overconfident optimism, if an adequate approach to the theory and practice of politics is to be discovered. So sinasabi ko, hindi po tama yung paniniwala ni Machiavelli na man is essentially bad. Hindi po natural na masama yung tao. Sinasabi sa Katolisismo na sinner yung tao. Pinanganak siya na may kasalanan. Pero pag nabinyagan siya, nawawala yung kasalanan niyang yun. Ano? Pero sinasabi rin ni Machiavelli na masama raw ang tao initially. Kahit pag kasilang pa lang niya. Hindi, ang society po ang gumagawa sa tao na masama. Hindi yung tao mismo sa kanyang sarili. Ang tao ay epekto ng kung ano yung nakapalibot sa kanya. Hindi yung kanyang sarili mismo. Pagkagising ba o pagkapanganak ba ng isang baby, masama ba agad ang ginagawa niya? Hindi, di ba? Hindi naman masama yung isang baby kung pinalaki mo siya ng mabuti. Di ba? Man is not necessarily and essentially evil or bad. Hindi lahat ng sinabi ni Machiavelli tungkol sa tao ay tama. Marami siyang kamalian. So dyan po nagtatapos yung aking live ngayong gabi. Sana marami kayong napulot na aral. Maraming salamat po. Sa mga estudyante ko, preparar. Magtatanong ako sa inyo kung ano yung mga natutuhan nyo sa aking live na ito. So maghandang mabuti para sa mga katanungan. Salamat. Magandang gabi.